morning. Morning. Kadyalo, kasit Mary, katikaran, papalis kami. Saan tayo pupunta, Tito Cesar? Papunta kami ng Arayat. May binyagan ng pamangkin namin. Atin kami ng binyagan ni Kadyalo. Tapos, Tito Cesar, ano pa gagawin natin doon? Magbablog tayo. Ibablog natin yung dalawang na-stroke doon. Yeah, mayroon dalawang na-stroke. Oo. Eh, kawawa na. Hindi nakakalakad. Hindi nakakalakad. Oo, grabe. Kaya karapat-dapat natin tulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Ang Panginoon Diyos, tutulong din sa atin pagka tayo tumutulong sa mga taong nangangailangan. Huwag natin silang pagmaramutan. Ibibigay natin yung mga gamot nila, yung pangangailangan. Hindi lang naman yun eh. Oo, para matulungan natin. Tito Cesar, magkano ka, Tito Cesar? Magkano ka? May price tag pa po kayo. Ano ba? God damn it. Oo nga. Talaga siya sa akin to, galing ano, abro. Kaya para dolyar yung kuwan niya nakalagay. Dollar. Tira, aming ko muna ito. Ngayon, magandang araw po mga kadyano. Nandito po tayo sa Barangay Kamban sa Arayat, Pampanga po. Dito po tayo para tingnan po kung ano pong magagawa natin kay Kuya. Una po, si Juan. Ano po pangalan niyo po? Ate. Munet. Munet po. Ano po ang apelido niyo? Alfonso Vasquez. Ilan taon na po kayo? 63. Kaano-ano niyo po si Kuya? Kapatid ko. Kapatid ko siya. Ako nag-aalaga. Wala siyang pamilya. Ano po nga pangalan niya po? Amang Alfonso. Amang Alfonso. Dalawang beses siyang na-stroke. Ilan taon na po siya ngayon? 56. 56. Anak niya pa? Ilan taon na po siyang na-stroke po? 3 years na. 3 years? Medyo matagal. Pandemic nung na-stroke siya. Ano po nga hanap buhay niya po ngayon? Wala. Wala. Kami lang nagtutulungan. Eh, wala naman akong anabuhay. Saan po kayo kumukuha ng panganabuhay niyo po? Eh, yung mister ko, minsan, pinadadala niya ako. Eh, kasi may sakit din yun eh. Oh. Eh, yung anak ko, nag-start pa lang nagtrabaho nung Monday. Kaya, minsan, tinutulungan kami. Eh, kaya lang, yung mga pamangkin ko, basta binibigyan siyang pambiling gamot. No. 6,000 pa kasi kada buwan eh. Ah, medyo malaki din po. Ano? Oo. Yung nagtumutulong yung pamangking ko dyan. Hmm. Tsaka yung pandalawang magkapatid. Kaya eh, mahirap din kami eh. Wala uli lang lubos na kami eh. Pero ano po naging trabaho niya nung... Dati ko siya... Cook siya. Ah. Na nagluluto sa mga isang tinatawag siya. Opo. Eh, nung mula nung ma-stroke, ganyan na siya. Nakuha lang kami sa minsan binibigyan siya ng kasi nung may trabaho yan, mabait. Opo. Minsan nakaupo siya sa labas ng bahay, may mag-aabot sa kanya, minsan 500, 200, bibili ko na siya ng timanong gamot. Yun lang ang kwan. Minsan, yung mga pamangkin ko nga, binibigyan pag may sobra. Sabi ko, kung may trabaho lang yung anak ko, kaya ko na siguro may shoulder yung 6,000. Eh, patuto. Nagka-asawa po siya? Wala. Siya? Ah, opo. Wala. Hindi siya nag-asawa. Wala nung ma-indisper, hindi na siya nag-asama.
Ano yung sinundan niya na? Sinundan ng bunso? Pangalawang bunso yan. Halos tumutulong yung mga pamangkin at saka mga kapatid ko. Wala naman. Mahirap din kami eh. No. Yung pinoproblema ko nga, itong bahay niya, pag umuulan, bumabagyo. Hindi ko alam kung paano kung mangungutang ka naman, wala nang magpapautang. May magpapautang, alam, meron ka kulateral. Meron kang kulateral. No. Wala naman akong bibigay ng kulateral. No. Pag umuulan na, hanggang dito yung tubig dyan eh. Ha? Nililimas ko yan. Lumisan nga. Nung isang taon, nadulas pa ako. Pagalit naman ako. Sabi ko, hindi mo naman pwedeng pabayaan, kapatid mo. May tubig ba? Pag lumakas ang ulan, papasok ang tubig dyan. Yung taas pa nagagamit pa? Hindi na. Pero ayan, matibay yan. Pero yung mga dinding, wala na. Yung dinding sa tagiliran ng ganyan, wala na yan. Wala na. Yung saig, buo pa. Ayan na saig, buo. Oo. Kawayan yan, ano? Oo. Kasi yung ba yung makakawain talaga, Tito Cesar? Hindi binukbo ka, no? Hindi. Magulang na ano yun, makakawain, ha? Tagal na yun. Ilang taon na kaya, eh? Ay, kuwan na, siguro. May 30 na taon siya. Ay, hindi, hindi. Dahil nung mga 40 years na siguro yan. Tagal. Dahil 63 na ako eh. 40 years? Wala pa ako. Mga 43 pa. Buo pa yung sahig na kawaya, no? Minsan pa lang, pero yan, bago yan. Kahoy ng bundok yan. Kahoy? Pero yung kawaya, hindi na bulok? Ah, hindi. Galing, wala. Yung yan, bago yan, yung kahoy na yan. Dahil inaanay eh. Buting kawayan, hindi nanan. Oo. Oh. No? Hmm. Meron 40 years na? Oh, 43. Kasi 63 na ako eh. May tatang ko, Cesar. Saan niya na ako kakaisip ko? Hindi, darating daw sa tao yan. Ah, talagang kusang dati? Oo. Aga, di mo mamalayang kung kailan. Una, nung nagluluto siya dito sa kapitbahay namin, pina-general check-up sa Holy Trinity. Ngayon, dinala ko yung result ng ECG, dinala ko dun sa klinika. Sabi niya, papuntahin mo na dito. Anytime pwedeng may stroke. Pinasaksa ko ng anti-stroke. After 1 year, pag hindi na siya, nakaka-extra yung nagtrabaho, sinama ng manugang namin. Ayan. Hindi siya lumabo yung mata. Dinala ko sa optal. Hindi na pwede yung optometrist, dapat optal. Sinukatan niya ng mata. Salamin. Sabi nung Juan, sabi nung optal, yan ay, parang Juan lang yan, parang, kumbaga sa gamit, disposable. Mm-hmm. Hindi pwedeng pangmatagalan kasi diabetic siya. Mm-hmm. Ngayon, ang gawin natin, i-refer ko kayo sa doktor na litrato daw sa mata. Kinokol niya, hindi sumasagot yung tinawagan niyang doktor, hanggang sa hindi naman namin alam sa... Pero hindi pa siya na-stroke, no? Sa mata pa lang pinatitig. Hindi pa. Kaya pala, may... De, pagkatapos nung pinatingin ko sa optal, oo. Lunes Santo, dinala ko siya sa doktor. Oo. Sabi niya, de, ginamot siya. Sabi ko, Dok, ganyan siya, parang siyang nalalambot. Hmm. Hindi, kasi diabetic siya, sabi niya. De, blood chem, may gito sa 1,000 na naman. Nangihingi lang talaga ako dahil wala talaga kami, mahirap lang. Ngayon, nung kinuha ko siya, ibalik niyo sa... Sabado. Hindi ko na sa nabalik na Sabado. Webis pa lang. Stroke na siya. Na siya.
tinulungan siya ni Carlos at saka nung sa kong pamangkin, oh, nalalaglag na yung katawan. Oh. Dinala na namin sa doktor. Ayun. Stroke na siya, sabi nung... Na-confine po siya ron. Oo, sa Holy Trinity. Mga ilang araw po? Apat. 36 hours sa ICU. Sa pero nakalakad lang po agad nung... Oo. Hindi, pinaterapy namin. Opo. Therapy 17 session. Bigay din ng mga kaibigan niya. Kung minsan, may nagbibigay. Yun ang pinababayad namin. 350 twice a week. Eh, nung kwan, na-stroke na naman siya. Nilabas siya namin ng April 10. Na-stroke na naman uli siya June 4, June 13. Mm-hmm. Kung hindi siya na pangalawan, naka-recover siya. Dahil mausay siyang naglalakad eh. Pinaterapy namin. Talagang yung kaliwalang ang kwan. Nakakalakad siyang mausay. Nung pangalawang na-stroke siya, medyo nabulol. Yung parang ganyan, hindi nakukuha sa sobrang sipag. Hindi. Pagdarating sa tao yan, stroke. Kahit na malusog ka dito, Cesar. Kuha lang yung presyo niya eh. 120 over 90. Sabi ko, ba't na-stroke siya eh? Sabi ng doktor, darating sa tao yan. Kahit kami mga doktor, hindi namin alam yan kung kailan darating. Kung alam namin kung kailan darating yan, mapapagandaan namin, sabi ng doktor. Numero mo nung nauli Trinity siya. 96,000 ang bill namin. Hindi namin alam kung saan kami kukuha. Hanggang ngayon, binabayaran pa namin yung 50,000. Ang pamangkin ko, buti na lang yung pamangkin ko, teacher, halos siyang nag-shoulder. Hanggang ngayon, nagbabayad pa siya. Eh, wala naman kami pambayad. Eh, buti pwede hulog-hulog lang, gano'n? Hindi, nangutang yung pamangkin ko sa bayaw niya. Eh, doon niya inugulugulugan. Eh, wala naman kami maitulong. Nakabayad na po sa may hospital. Hindi namin siya pwede ilabas kasi yun nung kwan, pinahiram siya nung bayaw niya. 96. Marami kaming nilapitan, binibigyan, kaya lang matagal. Si Gob nagbigay, matagal din. Kaso yung gamot niya, kwan siya, naka-NGT yan, 3 buwan. Matagal din. Biro mo, yung insure, kamahal ng insure. Noon pa, 1.7. Yung gamot. Sa malaking gasos din pala. Malaki talaga. Ngayon, pag may pera, limbawa, may nagbigay. Mahal, pupunta na ako sa bahay, bibili ko na siya. Hindi ngubrang, hindi siya ino. Mamamatay siya. Kung gusto mong mamatay, huwag mo pa inumin ng gamot. Pero kailangan talaga uminom siya ng gamot. Kailangan po talaga uminom ng gamot kasi... Lalo mo ngayon, sobrang init ng panahon. Mag-isa lang natutulong rito. Kasi sinasanay ko. Kinisilip-silip mo lang ang pagkaan. Misa nating gabi, umuwi ako, tinitignan ko siya. Ayun, bahay ko sa likod eh. Tinitignan ko siya. Pag misan... alas 12 ng gabi, hindi pa ako nakatulog. Sinisilip ko siya. Doon ako sa likod. Hindi ko naman sinasara yung sa likod eh. Dumadaan ako, tinitignan ko sila. Hindi naman maligat matulog siya. Hindi. Ayan siya. Malawang may papag niya. Pinagawa niya yan nung malakas pa siya. Nung kumikita pa. Buti na lang nandiyan ka na gumagabay kayo. Kung ako kasi matanda na rin yung mga kapatid ko eh. Yung ate ko matanda na rin, sakitin. Kung wala siyang diabetes, kundi sa diabetic, natamaan yung mata eh. Pinakuha ko yan, pina-laser ko yan. 3 session, hindi rin alis. Pakasama mo na. Yung pinunta namin sa Lapungan, na-stroke tapos bulag pa, nabulag. Nabulag. Gaya ng mga kulala. Siya, buti na lang, hindi rin siya nabulag. Meron pa isa doon dito, Cesar, yung di na makalakad. Si Kuya Tonton. Si Tonton. Buti may nagbigay ng wheelchair at kahit pa paano. Yan, nung unang ma-stroke yan, binigyan ng kapitan namin. Yung kapitan Boy Gutierrez. Mabait din yun. Siyang tumulong nung na-stroke yan. Hindi namin mailabas.
yung Consul Bernard, tsaka yung Kapitan Boy Gutierrez, tsaka lahat ng consul noon, talagang tumulong sa amin. Tinulungan talaga kami. Yung suporta nila, talagang malaki. Kaya, ilang taon mo na ngayon, Monet? Ako, 63. Mabuti, napakalakas mo pa para... Oo, hindi kumisan, tinatabla nila. Nung makalawa nga ng gabi, nilagnat ako, giniginaw ako. Kaya nag-chat kanina yung anak ko, tinatanong kung nilalagnat pa. Sabi ko, hindi na. Eh, nagtatrabaho. Nung kung ba nag-start? Lalagay yung anak mo? Nagtatrabaho sa Magalang. Ah, sa Magalang. Oh. Mowery to, hindi? Hindi. Hanap na nga siya ng upahan doon. Ah, ng upahan. Oo. Oh. Ang uwi niya, Linggo, ano? Nag-start pa lang siya nung Lunes eh. Ah, bago pala. Oo. Sabi ko, pag mong nakapagwa, yung gamot man lang, makatulong. Babayan, no? Oo. Oh. Dalaga pa, no? Oo. Kasi importante talaga sa atin yung gamot. Oo. Oh. Kung wala kang yung ginagamot, mamamatay ka na lang. Ganun. Mukhang kabataan po ni Kuya, parang matulungin po siya. Ay, oo, mabait siya. Hmm. Lahat ng tao dyan. Yeah, kaya nung siya nagkasakit, marami rin tumulong. Hmm, na. Di ba nakakarating sila sa Kawayang Bugtong? Ano? Oo. Nung na-hospital yan, sa Holy Trinity, araw-araw 10,000. Araw-araw 10,000 din yung gamot. Hmm. Kaya, lang yung binibigay ng mga tao, binibigay din namin sa ospital. Oo. Kaya kung hindi kami nagbabayad sa ospital, kahit 300 meron. Oo. Kaya lang, tatlong beses tumatawag yung pamangking ko, magpadala ka na ng pera. O, magpapadala na ako sa mga tricycle. Kaya, 10,000. Kung kani-kanino ako lumapit na tao. Alam mo, pag lumalapit ako, siguro pag napaya ako, baka hindi na ako makatayo. Buti na lang, mababait yung... Sabagay, nilapitan ko lang naman yung... Dalawa lang naman, yung mga... Tatlo, yung mga kamag-anak ko. Yung isa pamangking ko, yung dalawa, main ko. Mabuti na lang, medyo nakakalakad na yun. Say, amang, ah. Oo. Dati, hirap maglakad. Kasi pag, alam mo, pag nung bumagyo, puro alambre yung tali niya. Oh. Tinali. Mm. Dahil nakakawa. Di naman siya makakuan para... Pwede siguro natin i-refer kay ano yun, ha? Kay Tatay Tekram. No. No. Kasi kami, nag-kumpisa pa lang po kami. Oo. Para matulungan sila, makakita mo nun sa harap, oh. No. Oh, sarap sa tagiliran. Sira-sira na. Yan o, puro kwan yan. Mamaya, ipunan mo para pwede natin ilapit doon. Hmm. Ay, take from, ano? No. Baka sakaling matulungan kayo pagawa yung bayan. Kasi importante, huwag yung tutulo, ano? Oh. Tutulo yun lang. So, yung ding-ding, mapalitan, ano? Mabiglang bumagsak pa yan. Yan na nga eh. Pag umulan, basayan. Nung umulan, malakas. Basayan lahat. Hmm. Ito lang hindi, dahil luma na rin yung lona. Nababasa rin. Oo. Oh. Yung si Sir Tekram, sila ang sumuporta noon. Pandala. Oo, sinubaybayan ko sila. Oo. Oh. Ang sumusuporta naman, yung kapatid ni Tekram, si Chief Mary. Yung babae. Oo. Hindi sila pinabayaan eh. Hanggang ngayon, tinutulungan eh. Oo, oh, una pa lang, sinubaybayan ko na yung story nila. Oo.